Ito yung breaking news, malungkot na balita ngayon mga kababayan sa mundo ng showbiz na mayapa na po mga kababayan yung premyadong aktres na si Jacqueline Jose. So ito po yung balita ngayon sa Philippine Star at sa mga major dailies po. Award-winning aktres Jacqueline Jose passes away at 59. So syempre, nagulat po ang mga mamamayang Filipino kasi syempre, si Jacqueline Jose po ay isang magaling na aktres at isa ng veteran po siya sa showbiz kasi matagal na din po siya sa industriya. At sa ating kabataan po, mga kababayan, yung mga kaedad ko, siguradong kilala mga kababayan ang aktres na si Jacqueline Jose. Kung tutuusin, bata pa man po siya, 59 years old pa lang pala, mga kababayan, itong premyadong aktres. Iano niya Mr. Maravillas yung dahilan ng pagkamatay ni Jacqueline Jose. Sa official statement po ng family, hindi man po binanggit, baka po sa mga susunod na oras, kasi kagabi pa lang, mga kababayan, nang mamatay at kinonfirm ng kanyang family. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit po saan gusto ninyo na mag-travel, pwede na kayong magpa-booking online, bumili ng ticket dito po sa amin. Pati sa mga hotels, nagbo-booking po kami. May bayad center na rin po kami sa aming office at saka Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0968-0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Gawa siya mga kababayan sa South Korea. Sa mga inquiries po, dumiritso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains and mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo po itong Ningxia Red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. So, balikan natin yung ating kwento. Talagang maiksi ang buhay. Other than po sa mangilan-ilan tulad ni Enrile, sabi ni Enrile po, sabi niya nila, life is short. Pero parang anya, hindi naman. Kasi siya, umabot pa. Boom birthday mga kababayan, nag-celebrate ng kanyang birthday noong February 14. 100 years old na po. So may mga mangilan-ilan sa atin pong mga kababayan at sa mga tao sa ibang bansa na mahahaba ang buhay. Pero itong si Jacqueline Jose mga kababayan, si 59 pa lang, kinuha na ni Lord yung kanyang, binawi na ng ating Panginoon yung kanyang buhay.
And sabi nga po, hindi man natin alam ang bukas, kaya talaga po, kailangan na lagi tayong ready to face the Lord. For life is short, and death comes unexpectedly, mga kababayan. Sabi nga, para siyang magnanakaw. Kung kailan hindi mo expected na darating siya, hindi man, di ba yung magnanakaw, di man siya nagpapaalam kung kailang a-attack. Ganon din po yung kamatayan. Yan ang sabi po sa James 14, verse 14. You do not know what will happen tomorrow. For what is your life, Anya? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. O, diba? Kaya nabigla po yung showbiz, ano? Yung mundo ng showbiz kagabi ng mag-breaking news dito po sa kamatayan ni Jacqueline Jose. O, diba? Kahit nga po ako, nalungkot tayo. Kasi napakagaling na actress nitong si Jacqueline Jose. Yung iba nga po, nang marinig yung balita ng pagkamatay ni Jacqueline Jose at mag-post sa social media, ang akala po nila joke lang. Di ba may mga joke na ganon? Kasi po, gumaganap sa teleserye po na ang probinsyano itong si Jacqueline Jose. So, akala nila namatay lang sa teleserye. Totoo na, mga kababayan, pala yung pagpanaw ng premiadong aktres. Ayan po siya. Nasubaybayan natin kung gaano kagaling na aktres itong si Jacqueline Jose na nagsimula bilang isang sexy star. So sabi rito sa balita, mga kababayan, kagabi lang Cannes winning actress Jacqueline Jose has passed away. Several media outlets reported the passing of the actress in the late hours of March 3. In as of press time, the cause of her death is not yet known. Hindi pa po in-announce ng kanyang family ano ba yung nangyari, bakit biglaan yung pagpanaw ng actress. Tapos, wala man tayong iwan ko sa inyo kasi tutok ako kasi sa mga balita, sa politika, not much po sa entertainment. Pero sa aking pagkakaalam po, you just correct me kung mali ako. Wala man akong narinig na nagkasakit itong si Jacqueline Jose noong mga nakaraang araw. Medyo malusog nga po siya tingnan. Di ba? Tumaba nga po yung kanyang katawan. Pero siyempre, may kasabihan po baga tayo na hindi ko mo mataba, healthy. So talagang nakakabigla po yung kanyang pagpanaw. So sabi rito, Jose's talent agency PPL Entertainment Incorporated release statement shortly after the news broke out. So sabi dyan, it saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jacqueline Jose. Ang totoong pangalan niya pala, Mary Jane Gack. More details will be shared as soon as they are available. The Gack and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her passing and navigate this difficult time, sabi po sa statement. Jose was born Mary Jane Gack on October 21, 1964. So medyo matanda sa akin ng ilang taon. Ako kasi 1966, so 57 tayo. Si Jacqueline Jose pala, mas matanda sa akin ng 2 taon, mga kababayan. So as a background, mga kababayan, ng kanyang showbiz career, nagsimula siya in films, including works by celebrated directors Lino Broca and Chino Ronyo. In 2016, she became the first Filipino to win the Best Actress Award of the prestigious Cannes Film Festival for her work in Brillante Mendoza's film Ma Rosa. Jose has been a familiar face on Philippine TV by starring in popular dramas since the 1990s to the present. Some of the dramas include Mula sa Puso, Marimar, in Alias Robin Hood. She was last seen as Chief Espinas in Effie
FPGs Batang Quiapo. Ayan po yung announcement ng PPL Entertainment Incorporated 4 hours ago. Jose is survived by her children, actress Andy Eigenman and Gwen Ilagan Gak. So yun po mga kababayan ang kwento ng pagpanaw ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose. Nakakalungkot talaga. But anyway, sabi ko nga mga kababayan, sabi sa Bible, ang buhay talagang ganyan. Hindi natin alam ang bukas. Kaya nga po, kailangan talaga ready ang bawat isa sa atin to face the Lord. At importante ligtas yung ating kaluluwa. Ready tayo. Any moment na kunin tayo ng ating Panginoon or bawiin na yung ating buhay. So kailangan save tayo yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon bilang our personal Lord and Savior. Kailangan alam ng bawat isa sa atin yung tinatawag na Gospel of Salvation. Tanggapin yung ating Panginoon bilang ating tagapagligtas so that any moment mga kababayan na tayo ay haharap sa Kanya, papasok ang ating kaluluwa sa kanyang karian, hindi yung umaawit tayo na saan ka man naroroon. Di ba? Yung destiny ng ating kaluluwa po, as taught in the Bible po, pwede nating madetermine. Yan pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo as our personal Lord and Savior. Ganun po siya. Kaya be saved mga kababayan before it's too late. Kasi hindi natin alam ang bukas. Ang kamatayan ay bigla na lang po dumarating. Tama pa, mga kababayan? O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita ngayon kasi may result po ng panibagong survey sa pagkasenador, yung RPMD, Boses ng Bayan. Oh, ito po, March 1, 2024, 2025 election, senatorial preferences, number 1 po si Bongo. Sumunod si Tito Sen, dating number 1 na si Tolfo, number 3 na lang po. Botit, number 4 pa rin si Amy Marcos. Sa ibang survey po, nasa number 9 na po ito. Sumunod si Bong Revilla, Tolentino, pumasok na si Lenlen po. Lenny Robredo, number 7 na po. You see, nakita ko si Lenlen po, nagmamadyong. Ayan po, kasama yung kanyang mga anak. Sabi dyan, like St. Cory, like St. Lenny. Ganon yung mga santa. Si Santa Mama na paborito mga kababayan ng Catholic Church. Nangampan niya nung eleksyon sa mga katedral na po. Ginawang intablado. Yung picture mga kababayan ni Santa Mama, nakadikit na kung saan mga kababayan nakalagay yung mga santo-santa. Nasa altar na po, talo pa rin. Noong panahon si St. Cory, yun din yung manok ng Catholic Church. Mahilig pala niya Mr. Maravilla sa madyong yung mga manok sa politika ng Catholic Church. Eh, yun ang lumalabas po. Pink pati mga kababayan yung pyesa ng mga madyong. Number 8 si Manny Pacquiao, number 9 si Isko, pasok sa number 10 si Abalos, number 11 na lang si Bato. Pasok si Yeda Romualdez. 11 to 13. Number 12 na siya. Pasok sa Magic 12. Romualdez Yeda. Si Willie Ong, number 13. Si Ping Lacson, 14. Sinundan ni Cayetano, Pia Cayetano. So matatalo si Pia, madaling sabi. Si Abby Binay, sumunod, number 16 na siya. Number 17 si Pulong. Yung naka 51 billion. Pasok pa rin sa number 18 si Drilon.
Ano nangyari kay Lito Lapid? Number 90 na lang. Si Gibo, number 20. Si Ralph Recto, number 21. Oh, si Guillermo Elizar, 22. Tapos si Unasan, sinunda ni Dick Gordon, si Frasco Duke, Richard Gomez, malayo si Richard eh. Trillanes, si Kix, napakalayo na, number 28 na. 29 si De Lima, tapos si Bistek Bautista, number 29 to 30 na siya, mga kababayan. Si Willery Villami, 31. Nako, si Bam Aquino, mga kababayan, 32. Si Harimau, Kulela, 33. Yung mga dilawan po. Si Chil, 34. Si Magalong, 35. Si Boying Rimolya, malayo din, 36. Pimentel Katrin, 37. Si Ipe, 38. Malayo si Marcoleta po, 39. Si Acosta, si Persida Acosta, pang 40. You see, mga kababayan, ngayon, sino yung iboboto ninyo dito sa mga lumalabas na senatorial, ano? Senatorial, possible senatorial candidates? Sabi ni Glenn Fernandez, kung sino endorse ni PBBM, siyang iboboto ko, maliban kay Amy Marcos. Kahit endorse ni PBBM, dili ko iboboto, basta may tatak Duterte, di ko iboboto. Reaction naman ni Irlan Roy, ispayan ni PBBM si Amy sa mga Duterte, at look out naman ni Digong si Sara sa mga Marcos. Kaya lang si Amy Marcos, mga kababayan, yung latest na pagkalat po niya, mas pinaburan pa si Pastor Kibbs kaysa sa mga biktima ng sexual abuses. Awang-awa daw siya kay Pastor. What? You see? Yun man lang po, mga kababayan, yung mga balita ngayon. Medyo malungkot yung unang balita, yung pagkamatay po ng premyadong actress na si Jacqueline Jose. So, condolences to the family. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.